Nung nakita ni Fatima kanyang anak na si Juniper sa bahay na kanyang amo, tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa dito. Sobrang nagulat si Juniper sa pagkita na kanyang ina. Nagtanong si Patrick kung kilala ba niya ang kanilang kasambahay. Ngunit idinideny nito ni Juniper na hindi niya ito kilala sapagkat kinahihiyaan niya ang katrabaho ng kanyang ina at ayaw niyang malaman na kanyang nobyo na ina niya ang kanilang kasambahay. Sobrang nasaktan si Fatima nung tinatanggi siya ni Juniper na hindi niya ito kilala at hindi siya pinakilala na siya ang ina nito. Nakiusap si Fatima sa kanyang anak na patayin na lamang siya sapagkat ang tingin nito sa kanya ay walang silbi at para wala na siyang kinahihiyan, itinapo ni Juniper ang kutsilyo na hawak na kanyang ina. Gayunpaman, naging secret lover si David na kinababaliwan ni Corazon at may nangyari sa kanila nito na hindi naman gusto ni David at nakisubo na lamang siya para sa pera. Habang si Patrick pinangakuan niya si Juniper na maging buhay rena kapag kinasal sila nito, ngunit ang ina ni Patrick na si Corazon, hindi niya nagustuhan si Juniper na para sa kanyang uniko iho sapagkat marunong siya nito kumilatis ng isang tao, alam niya ang difference ng gold at tanso. Nagtanong ang kaibigan ni Corazon kay Fatima kung sa tingin ba niya may classy girl o certified gold digger talaga siya. Ito si Fatima, pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sobra na siyang nagagalit nito sa kanila sapagkat iniisulto nila ang kanyang anak. Habang may kausap si Juniper sa cellphone, sobrang nagalit ito si Patrick at sinaktan niya si Juniper, sabay tanong kung sino ang kanyang kausap. Nasasaktan naman si Juniper sa ginagawa ni Patrick nito sa kanya at biglang dumating si Fatima upang tulungan niya ang kanyang anak, ngunit wala siyang laban sa lakas ni Patrick. Tinulak siya nito sa may bato at nasugatan pa siya. Sa pag-uwi nila sa bahay, humingi ng sorry si Juniper sa kanyang ina sa nangyari nito. Sabi ni Fatima, kung gusto kitang patawarin, hiwalayan mo ang lalaki na iyon. Biglang dumating si Corazon at sinabihan niya si Juniper na pinipirahan lamang niya ang kanyang anak, sabay sampal nito. Kaya pinagsabihan ni Corazon ang kanyang anak na si Patrick na hiwalayan niya si Juniper sapagkat siya isang basura. Sobrang nagalit si Patrick nito sa mga pinagsasabi ng kanyang ina na tungkol kay Juniper. Gayunpaman, sobrang nangamba si David sa pakipagrelasyon ng kanyang ate kay Patrick. Sabi ni Juniper, mahal siya nito ni Patrick at may impluwensya ang pamilya niya, kaya matutulungan sila nito para mapalaya ang kanilang ama, kunting tiwala na lamang. Niyakap ni David ang kanyang ate, nakita naman ito ni Patrick ang kanilang pagyayakapan at ang akala ni Patrick na pinupormahan ni David si Juniper nito, hindi niya alam na magkapatid pala ang dalawa. Kaya inabangan niya ito si David sa daan at binubog niya ng labis. Sinabihan pa niya na siguro magtatanda na siya kay Patrick lang at nagpatuloy siya nito sa pagbugbog kay David. Biglang dumating si Juniper upang pagsabihan niya ang kanyang nobyo na pati ang kanyang sariling kapatid pinagsiselosan pa niya. Samantala, pumunta si Patrick sa bahay ni Juniper upang humingi na second chance. Lahat ng sasabihin nito ay susundin niya at gagawin niya ito. Lumuhod siya sa harapan ni Juniper upang mag-propose, ngunit nagalit si David at kinaladkad niya ito sa labas ng kanilang bahay. Sinabihan niya ito na umalis na lamang siya sa bahay nila. Sabi ni Patrick, alam niya nagkamali siya nito, sana patawarin siya nito sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Lumapit si Juniper kay Patrick upang sabihin na papayag siya magpakasal nito kung magagawa niya ng paraan para makalaya ang kanyang ama. Matuwid pa kaya ang lihim at pagkakamali sa pamilyang Perez ngayong Pasko? Matupad pa kaya ang hiling nilang masayang pamilyang reunion? Yan ang ating abangan ngayong Sabado sa Tadhana. Kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!